Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mini sewing machine. So, kung interesado kayo kung paano gamitin ang mini sewing machine, please keep on watching. So, ito po yung ating mini sewing machine. Tapos, meron po siyang ano dito, ito yung tinatawag na hand wheel. Tapos, ito namang maliit na ito, ito yung kanyang bobbin winder. Pag nagwa-wind tayo ng bobbin, dito siya nilalagay. Tapos, ito naman yung kanyang bobbin holder. Tapos, ito, dito nilalagay yung thread pagka nagwa-wind tayo. Ito yung thread spindle. Tapos, ito naman yung kanyang tension screw. So, ito yung kanyang tension screw. Tapos, ito yung take-up lever. Tapos, ito po yung kanyang screw. Tapos, ito, needle. Tapos, ito naman, ito yung kanyang speed. Kung pagka gusto nyo naman high speed, pindutin nyo lang siya. Ayan, naka-high speed na siya. Tapos, pagka low speed naman, pindutin nyo na lang siya ulit. Tapos, ito naman yung kanyang on-off button. Pindutin mo siya, is naka-on. And, ayan, naka-off. Tapos, dito sa ilalim, meron naman siyang lagayan ng battery. Ayan. Para in case na pag nawalan tayo ng power, pwede mo pa rin siyang gamitin. Tapos, dito naman yung isa niyang nilalagyan ng bobbin. Ayan. And meron din tayo dito, ito yung tinatawag na foot pedal. Ito po yung kanyang foot pedal. Tapos, ito naman yung kanyang charger. So, itong charger, dito siya nilalagay. Ayan. Ito yung lagay ng kanyang charger. Tapos, dito naman yung kanyang foot pedal. Ayan. So, isasaksak na natin yung charger. So, ayan, magwa-wind tayo. Kailangan natin ng thread, tsaka yung empty na bobbin. So, yung thread, dito lang natin siya ilalagay. Yan. Any direction, pwede naman siya. Tapos, tapos yung bobbin, is dito natin siya ilalagay. Yung direction neto is pababa. So, i-press mo lang siya, tapos paikot ng pababa. Yan. Iikot muna natin siya ng pabalik, ganyan, para mag-lock siya. Ganyan. Tapos, ilagay natin yung bobbin. Kapag kayong bobbin naman is maluwag, pwede nyo naman siyang lagyan ng papel dito sa loob, tsaka nyo siya ilagay. Tapos, yung paikot naman ng thread is paganan. Yan. Dapat nakaharap sa'yo. So, ikot na natin siya ng ilang beses para malock siya. Yan. Tapos, apakan lang natin yung pedal. Hawakan din natin yung thread para hindi siya magbuhol-buhol. Ayan. So, apakan lang natin yung pedal. Ayan. So, continue lang siya. Tapos, imu-move natin ng konti yung thread para pantay yung pag-wind natin. So, ganyan lang. Continue lang. Thank you.
So, pwede na siguro yan. Tapos, meron ditong maliit na blade. Pwede nyo putulin dyan yung thread. Ayan. Tapos, dito naman sa baba, is meron siyang maliit na pindutan. Ayan. Para sa kanyang light. Ayan. Para pag medyo madilim, pwede nyo siyang i-on. Ayan. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano ikabit yung needle. So, kung hindi nyo kayang buksan yung screw, gamitin lang natin yung bobbin. Ayan. Ikutin lang natin siya gamit yung bobbin. Ayan. So, ito yung ating needle. Yung pagkabit ng needle, guys, is itong flat na to, dapat nakaharap siya sa inyong right side. Tapos, ito naman sa left side. Yung flat is nasa right side. And so, pasok nyo lang siyang ganyan. Make sure guys na tama yung pagkabit nyo ng needle kasi pagka mali yung kabit na needle, may tendency na pangit yung tahi or pwede ring mabali yung needle. Ayan. Tapos, ilock na natin yung screw. Ayan. So, pwede ulit natin gamitin yung bobbin para mag-lock ng screw. Ayan. So, ganun lang yung pagkabit ng needle. And so, ikabit na natin yung ating bobbin. So, ito, dito nilalagay yung bobbin. Ayan. Atake nyo lang siyang ganyan. Dapat, pag nagkabit kayo ng bobbin, is yung thread dapat nasa ilalim. Pailalim dapat yung hatak. Tapos, ilagay nyo itong kanyang lock. Tapos, itong spring, yan, tsaka nyo siya ikabit dito. Ayan. Tapos, yung una is, dito nyo siya ilulusot. Dito nyo siya ilulusot. Tapos, isabit nyo siya dito sa kanyang tension screw, yan, dito sa gitna ng dalawang silver yan, dyan nyo siya isabit, tapos, dito ulit, then, dito sa lever, tapos dito ulit. Tapos, iangat nyo lang siyang konti. Ayan. Napag lumabas na yung needle niya. Ito. Insert nyo ulit siya dito. Dito sa maliit na yan. Tsaka nyo siya ilagay dito sa needle. Yung paglagay ng thread sa needle is simula sa labas para papasok. Yan. Tapos ipasok nyo siya dito sa ilalim, palikod. Yan. Tapos, yung isang bobbin naman, dito siya ilalagay.
dapat yung thread is, yung hatak niya is pa left to right. Ayan. Pa ganun. Ilagay nyo lang siya dito sa block. Tapos, i-close nyo na. Basta nakalabas na yung thread, pwede nyo na siyang i-close. Para makuha natin yung thread sa loob, kailangan gamitin natin yung hand wheel or pwede rin naman yung foot pedal. Pero yung gagamitin natin is hand wheel lang. So, tataas natin itong nasa likod, ito. Taas lang natin yan. Yan. Tapos, ikutin na natin yung hand wheel. Hanggang sa makuha natin yung isang bobbin. So, ayan, ito na siya. Pag lumabas na, hatakin nyo lang siya. Tapos, ilagay nyo palikod. Ayan. So, itry na natin siya. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, okay na yung kanyang tahe. Ayan. So, ayun lang, guys. And thank you for watching. Hope you like this video. Please give this video a thumbs up. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you!